kasama ko si Wife Will. Mag-check po kami ng ano, piston. Check namin yung piston ring ko. Wala bang bali o wala bang walang stock up. So diyan natin malalaman kung condition pa ba yung piston ring. Na-check na natin magalaw ba yung piston ring. Kasi importante dyan yung piston ring magalaw. So umpisa na natin. Pero bago lahat, yung mga gamit namin, ito yung papel, ito yung lilista. Ito yung lilista yung sukat ng piston ring. And then filler gauge, itong filler gauge. Ito yung filler gauge. Ito yun ang gagamitin natin sa piston ring. Clearance niya, yung gap clearance. Malalaman natin ito, may mga number to. May mga number para ma-check natin kung ilan yung clearance niya sa bawat piston ring. So, piston ring yun na apat. So, isa-isahin natin mag-check. Ito yung ano natin, mamalo sa kahoy para masubok yung piston ring kung gumagalaw o nakastock na. Doon natin malalaman kung may mali o okay pa ba yung piston ring. Ito yung kahoy. Kasi kailangan kahoy yung gamit mo pagtulak sa piston ring para malalaman mo kung gumalaw o hindi. Kasi pagka bakal yung ginamit mo, baka may tendency mabali yung piston ring pagka bakal. So kahoy yung gagamitin natin ito. So umpisahan na natin, guys. So ikutin natin si Wiper yung magchichin sa gap. Chichin ni Wiper kung okay pa ba yung piston ring. So let's go, guys. Umpisahan natin dito. Tayo mag-umpisa sa cylinder number 1. So dito sa cylinder number 1, ito yung cylinder number 1. Ayan, yan yung cylinder number 1. So ikutin po natin yan para makita natin yung piston ring. So let's go, guys. So guys, ayan na, guys. Ito yung piston ring. Yan, yan ang piston ring niya. 1, 2, 3, 4. So 4 ang piston ring niya. Susukatin natin yung ring gap by filler gauge. Tapos itong kahoy, ito ilalagay natin dyan. Yan, para ipupuhos mo yan, tutulak kung maglalaro yung piston ring. So mamaya susubukan natin si Wiper pag i-check niya yan. So pero guys, lagyan nyo ng marking. Lagyan mo marking to. Lagyan mo muna yung marking para malaman mo na piston sa cylinder number 1 yan. So lalagyan natin ng marking. Ito sa 1 dito, sir. Dito. Yan din sa katawan niya, dong. Sa katawan dito sa baba. Yan, lagyan mo ng number 1. Lagyan mo na, lagyan mo. So ayan, cylinder number 1. So sige, dong, i-check mo, dong. Unahin muna natin yung piston ring. Yung apat, unahin mo muna, dong, i-check mo yung ano, kung lalaro ba yung piston ring. Kung walang yan, pupukin mo, dong, gamitan mo ng hammer. Wala yung hammer, ah. Yan. Isa-isa doon nga, umpisa sa taas. So ayan, guys, pupukin natin kung maglalaro. Ayan, tumutunog, ibig sabihin naglalaro. Ayan, naglalaro siya, walang putol. Ayan, naglalaro. So lahat, guys, okay. So
ngayon susukatin ni Wiper yung ring cap niya. Doon malalaman natin may numero yan. Yan, may numero yung ano doon. Unahin mo muna sa mga 20 doon. 0.20. So ayan, 0.20. So ayan yung 0.20. Okay, sir. Maluwag doon mo. Maluwag doon ka sa 0.25. Kung maluwag, doon ka sa 0.25. Picturean mo muna yan dong. So picturean muna din natin guys yung ano, pistol ring. Para ano, kung nag-report sa opisina, nag-submit inspection, kailangan may picture din. So ayan. Nakuha yung number 1 dong. Yung may marking number 1 sa picture. Kunin mo sa picture. Tapos ipaba mo doon. Kasi tignan din natin yung piston crown. Yung ulo ng piston. Yung wala pang wala pang carbon. So ayan yung piston crown guys. O para doon. Tapos picturean mo yan doon. May ano ka doon. May plus light. Tingnan mo nga yung ulo. Ulo ng piston ko. Okay ba? Wala daw? Okay? Wala sir. Okay sir. Oh, sige, okay. Picturean mo daw. Piston crown,
ring number 1, number 2, number 3. So titingnan mo yan guys kung ano yung condition, kung makarbon siya o yung sobra sa langis or kulang sa lubrication. So nandito yan guys, meron siyang no deposit, light deposit, excessive deposit o polished deposit. Tapos yung piston ring, pagka walang putol, mayroon ditong intact yan. Lagyan mo lang ng parang star. So ngayon, check natin. So intact na yung piston ring, tapos no deposit, wala siya kasi bagong overhaul na to, kaya walang deposit yan guys. So ito yung checklist natin, ito mo isusulat. Ito, kaya ang ando. So, ayan guys, yung pinaka ilalim niya, yung mga bolt. Check mo rin yan yung mga stud bolt na piston crown at saka yung locking wire niya. Okay. Ito guys, sa ilalim yan. Una sa ilalim yan. Check mo rin yan. Okay. Okay, ito. Kung ina yun dong, tapos picturean mo sa ilalim dong yung liner. Doon sa ilalim dong, pataas yung picture mo. Tukutin mo yan, ganyan. Kasi i-recordin natin yan. I-recordin natin sa opisina. Kailangan mapicturan yung liner, gilid-gilid ng liner. Kung ano yung condition.